siya pigilin eh, para pigilin yung momento mo pababa. Oo, umababa eh. Umababa, tapos tigla kang tabakbo. Ang hirap. Ay, sinasabay ang kumpiruso. Sumasok na sumasok ka. Eh, kung hindi mo kumwardyan to, alam mo kung minsan yung talagang gwardya ka. Gwardya. At namimili ka ng ginugwardyahan. Gwardyado, ha? Gwardyado to. E de, dapat lahat gugwardyan at ikaw lagi ng gwardyan. Triple team. Darating ang araw, ikaw naman ang magugwardyahan. Yung ba yung lagwardya yung sinasabi mo, Karen? Ano ba yung lagwardya? Lagwardya. Mukhang masarap ka. Lagwardya yung MTRCB chairman. Dati, dati. Bakit ang nangyari? Consulisa. Consulisa. Iba naman yung kondo kay ano naman, kay State Department naman yun, di ba? Kondo. Eto, kaganong-ganon siya. Siyempre, isa eh. Manood kaya ako ng sine. Sine? Papasok siya. Inarap siya ngayon ng gwardya, oh. Oo. Inarap siya. Saan punta? Chinik, ha? Panonood ako. Oh, come on. Sino ka? Si LaGuardia. LaGuardia. Ako ang gwardya. Sabi nung si Kyo. Sabi nung si Kyo. Sabi nung mga report, papasukin mo si LaGuardia. Isa lang ang gwardya at ang gwardya ay ako. Ako lang. Papasok ulit siya. Sabi nung gwardya. Sabi nung gwardya. Ako ang tunay na gwardya. Gwardyado. Ganun siya. Ganun. Nagmisto ng wiper. Ano ibig sabihin nung Karen? Pumapasok sa sine, walang bayad? Hindi. Malamang. Parang may premier. Ah. Hindi siya kilala. Walang badge dito. Wala. Yung mga miyembro na yan, pwede kasi silang kahit si Brian, kunwari, kahit ako, po pwede kasi, kung member ako, no, pwede kang manood ng sine, provided i-review mo yon. I-review mo yon. Kaya lang, hindi. Pero dapat sa mga ganyan kasi, kilala nila yung head, di ba? Meron pa. Malamang harin yung sabi naman, ang gwardya. No ID, no entry. Wa ID, no entry. Hindi mo ba nakikilala ito? Bakit? Ano pangalan mo? Sabi nito si LaGuardia, this is Angel. Angel? Angel. De La Guardia. Angel de La Guardia. Alin siya, Alex? Nangyari talaga yun? Oo. Kaya alam mo yung mga gwardya-gwardya. Binayin mo nga ako ng... Asa ba yun? Asa yun? Eh no? Ito yun, RNA o. Ah, di ba yan? Oo, nandito yun. Eh, hinahanap ko rin eh. Oo, hinahanap ko rin. Ano ba yun? Ano yan? Oo. I am the sheriff ordered by the court to implement. Oh? All the resistance. And the mayor came with a helping hand. Oh, yeah. I am the sheriff. Uh-huh. And the mayor came and talked to me. Uh-huh. Oh, I resisted. And the mayor punched me 1, 2, 3. 1, 2, 3. All right. Mayor, my see ya by, I must suspend thee. Let's see. No comment, wag kang magso-sorry. Wow! Ayaw mag-sorry? Building niya, Torres. Yes. Sundin mo ang utos ng korte. Dapat! Strangko bayaran. Grupo ni Kambaw ay bayaran. Dapat! Payan na kayo! Kanti ng askal. Ay ako, askal. Silang katang nilang sigay. Nakanap ko nilang paso. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Didn't shoot the deputy. I smack the sheriff. Didn't smack. But I didn't shoot the deputy. Pagana. Nakakasabay tuloy ako. Pagana. Matindi. Ang pagana ay maraming Diyos.
Pagano. Pagano. Babaeng pagano. Pagano yun, di ba? Pagano. Karina, susundan. Ano yung natutuwa kayong dalawa? Bakit wala tayong ilaw? Okay. Karina, susundan daw po ng CHR yung ano yung nangyari po dun sa kay Duterte po, Mayor Duterte. Pagkailangan pa ba sundan nyo? Ikitang-kita mo naman eh. Tinawag, di ba? Tsaka sinunto. Tinawag nga, sinunto. Ano pa yung investigasyon? Kitang-kita eh. Violation na yun? Of human rights. Oh, eh, wala bang violation doon? Eh, yung tao na doon, sinapak mo. Pwede naman mag-usap na lang. Pwede usapin. Naman. Oh. At ito naman tao, hindi mo naman alam kung kargado. Bakit? Yung kargado, ari. Abay, wala namang deadline yun eh. Sinabi sa iyo, i-demolish mo. O nagpunta ka naman, sinisert mo. Nagkakagulo. Nakikiusap sa iyo yung mayor. Ayaw mong pagbigyan. Bakit? Nama. Hindi naman totally. Sinasabi lang sa iyo. Maghintay lang ba yun ng dalawang oras, di ba? Meron ba nakalagay doon na failure to actualize in 2 hours will mean dismissal? Nakalagay mo rin sa... Wala. Usually ba? Nakaganan yun, doon? Wala. Wala, oh. Sheriff yun. Oh. Ba't ang bango mo, ipinatahan? Ang bango, yung kwenyo. Lumidalaga ka rin. Ano, natin ko, ito. Baka nagdadalaga na. Ito, at saka ito. Lumidalaga. Uwi ka ba, kagap? Naligo kasi siya today. Pawis yun, pawis. Oo, pawis. O yan ha, malinaw na ha. Nila si HR ang naghahabol, Karen eh ha. Supreme Court, pati DILG. Ito at yan, nakamulin yan eh. Salamat. Ano eh, ang mali dito kay Mayor, mali kay Mayor dyan. Pwede mo namang pini-ER lang eh. Walang gulo yun eh. Alam mo, ikaw ang sheriff. Ano pa alam mo, Omar? Omar Alika. Sheriff. 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 Bigyan mo nga ng brand dito. Kung ito lumibang to, baka kaya. Hindi sana nagkagulo. Hindi nagkagalong ganun eh. Oo. Hindi naman ah. Hindi ba pwedeng ka? Pwede yun. At ito naman sheriff na to. Eh alam mo namang mayor yun, kahihiyaan yun eh. Lumalabas na ngayon. Hindi mo na pinagbigyan? Parang lumalabas na ngayon, Karen. Eh. Yung judge pala, kamag-anak pa nung asawa niya, si Carpio. Asawa ni asawa ni Sara Duterte. Oh, kamag-anak pa pala. Kamag-anak pa yun dyan. Hindi na pagbigyan. Oh, yan. Pagbigayan. Okay. Pagkapirma na natin itong live report na to, no? Low pressure area sa silangang bahagi ng Hilagang Samar patuloy na binabantayan ng PAGASA. Alamin po natin ang detalye kay Pong Mercado na ngayon ay nasa PAGASA DOST. Pong, good morning! Nangyayari nga. Mawawa yung share. Yes, good morning, Bet, at good morning sa inyo lahat dyan sa ating mga kasama sa pundahan. At kagaya nga ng sinabi mo, binabantayan ng PAGASA itong low pressure area na nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility noong Linggo pa. At base sa numerical weather model ay 50-50 ang chance na maging bagyo itong LPA na ito. Subalit, sinasabi ng PAGASA base sa kanilang karanasan, palibasa ay nasa karagatan, ay maaring ito'y mabuo bilang tropical depression. Alamin natin ang detalye sa pamamagitan ng ating weather forecaster na si Mr. Manny Mendoza. Good morning, sir. Good morning po. Sir, kamusta po ang binabantayan nating LPA? Sa kasalukuyan po, meron nga po tayong isang low pressure area na mataan po ito sa layo na 610 kilometro sa silangan ng Northern Samar, 12.5 degrees north, 131.5 degrees east. Ito po ay binabantay namin na posible po itong mabuo bilang isang bagyo. Ang pangalan po niya ay Guring, kung sakali pong mabuo. At ito po ay posibleng kumuha ng kanyang lakas sa karagatan upang maging isang ganap na bagyo. Kung ito po, bilang karanasan po namin sa PAGASA, ang mga bagyo po ay nabubuo sa karagatan, lalong-lalo na nga po sa Pasipiko. And then, sinabi po ng mga model namin na 50-50 po ang chance na ito'y mabuo. Pero sangayon po sa aming karanasan, mabubuo nga
ang isang bagyo kapag ito po ay nasa karagatan pa ng Pasipiko kasi kumukuha po siya ng power o lakas para ito'y ganap na maging isang bagyo. Yes, sir. Kung sakaling ang maging tropical depression ito at tawaging Goring, sir, ano ang possible areas na maapektuhan po nito? Kung kikilos po ito ng west-northwest, ang apektado po niya ay Bicol Region, Samar, provinces, Southern Luzon, and even Luzon. Pero sangayon po sa kinikilos niya, posible po itong tumahak ng Northern Luzon, and then pwede po itong kumanan sa Northern Luzon. At kapag ka po magkagayon, ito po'y hahatak ng hanging habagat na magdadala po ng mga pag-ulan sa kaldurang bahagi po ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Okay po. Sa ngayon po, ano pa po ang pagtaya ng panahon sa Kabuuan, sir? Sa Kabuuan po, ang Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, makakaranas po ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog na magiging malawakan po ang mga pag-ulan sa Palawan at sa mga silangang bahagi ng Visayas at Mindanao and Southern Luzon. Okay, yan muna siguro, Bet, ang ating weather update sa umagang ito at pinapayo na rin natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kasambahay na magdala na rin ng payong sa pulupulong pag-ulan na maaring maranasan sa buong maghapon na ito. Balik sa inyo dyan sa pundahan. Maraming salamat pong live sa Pag-asa DOST. Yung bang sinabi ni Mayor Duterte, hindi ka ba ginagapangan ng... Ano? Kilabot sa katawan. Ano ba yung sabi, Karen? Yung datay. Datay. Ito si Sheriff. Di nagdemanda ka ngayon. De suspendido. Napalitan. Sino papalit? Si tatay. Siya yung papalit. Siya yung vice mayor. Ang sabi ni Duterte, kung ako mayor, hindi lang suntok yan. Tadyak pa. Hindi nagdidelegado pala siya pagka napalitan yung babaeng Duterte. Hindi ba naman basta ngayon, Karen, na yung mga critics daw ng anak niya, nagsasalita raw yan ng gano'n eh. Dinerty finger pa niya. Talaga? Oo. Dinerty finger. Kita-kita talaga. Alam doon sa internet eh. Kita-kita gumanon siya. Oo. Oh, parang si, nung araw si Teddy Boy. Ano si Teddy Boy? Oo. Nakita mo ngayon, paano kung ikaw ang sheriff ngayon, hindi kaya i-assign na mag-serve mo? Oo naman. Iba naman. Ay, kung si Binang mag-sheriff, tapos si Mayor Duterte na mismo eh. Yung lalaki na nanon. Malamang mas malakas sumuntok yun, ha? Lalaki. Tsaka hindi lang suntok yun. Grabe, ang lakas sumuntok, no? Hindi lang sipa yun. Eh, di ba kilala naman sila sa pagiging mabait, ganon? Oo, pagiging mabait. Mabait na mabait yung mga Duterte niya sa dapat. Kahit ano mo kay Porky. Totoo ka rin eh. Porky, ha? Totoo ka rin eh. Kung sa bait, maano mo yan. Pero pag nagalit, at tarantado ka. Ay. Ah, matataranta. Matataranta ka sa kanya. Kita yung si Lola. Ganyan-ganyan niya. Pagkaya bumitaw, ha? Hmm. Bibigyan kita. Isa, dalawa, tatlo. Pag hindi ka tumigil, pak! Sabi ni Duterte. Alam ko ito, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayaw pa tumigil. Ayaw tumigil. Sige. Hinabol pa, di ba? Pinihina lang. Tsaka nilayo lang yung sheriff. Yun, kilala yan si Duterte. Lucky punch lang yun. Pero ngayon, sa init ang ulo niya, ayaw naman siya. Ayaw pagsurihin. Huwag ka magsasuri. At kung ikaw matatanggal, patatakbuhin uli kita para suntukin mo uli. Mas libre ng suntukin, ano? Para ito, sandbahay ito. Yan, si Bing. Akalaan mo yung bata ang hinudod sa pinggan. Nanguha siya ng ano, ng ulam ng may ulam. Si Bing, sa nasusulat ka niya. Ay, kamukha mo yun. Sa nasusulat. Show? Pero ito, ha? Ito na, kasama na ito sa shooting club. Oh, shooting club? Eh, troubleshooter eh. Ah, okay. Kala ko bumawa rin. Paracetamol. Parang gamot. Paracetamol. Paracetamol. Kala ko si Tamol. Gamot lang sa ulo. Paracetamol. Sa lagnat. Generic lang yan. Rin ang hirap nun, ano? Yung pinasusumpa siya. Do you solemnly swear? Pasumpa ka pa. Si... Marrojas. Oh, sino ba nando doon? Na ako. Ito si Susan Reyes. Susan Reyes, saka si Corina. Corina. Si Ate Corina. Kasi nalilink ito eh. Kanino? Alam mo, rumor has it. Kanino? Rumor has it na Mar is Is? Having a... Apa yun?
an affair with Susan Reyes. To remember, an affair to remember. Oh, affair pero nung dumating si Corina, yung dalawa? Well, yan naman sinasabi natin, wala. Wala yun. Chismis lang, chismis. Chismis, diba? Wala yun. A product of the wagging tongue. Love is always blind. Whatever. Sinabi mo na yan, tanggapin natin itong live report na to, no? Iba't ibang reaksyon mula sa mga drivers ang inani ng panukalang batas ni Senator Miriam Santiago na i-phase out na po o pagpahingahin na ang mga lumang sasakyan. Perwisyo umano ang idudulot ito sa publiko taliwa sa hangad ng mambabatas sa kanyang panukalang batas na makatipid sa gasolina at makabawas sa traffic. Yan. Alamin po natin ang detalye kay Victor Cosare na ngayon po ay nasa Cubao, Aurora. Cubao, Aurora. Aurora talaga. Victor, good morning! Yes, Beth, hindi pabor ang drivers sa gusto Defensor Santiago na i-phase out na ang mga lumang modelo ng sasakyan. 8 and below produced and manufactured na mga sasakyan. Paliwanag ng mambabatas, kung matutuloy ang 8,000 barrels dahil mawawala na ang mga sasakyan. Okay, babalikan na lang po natin si Victor Cosare maya-maya. Karine. Okay, ha? Ayos na, manghiram na lang tayo. Let... Ha? Nang ano? Na? Oh, sabi ni Ninyong, paano daw pag vintage? Oh, vintage. Oh, oh. Yung display lang. Pang ano lang yun eh. Yung vintage. Pang display lang. Eh, pwede pa. Alam mo, uso na ngayon yan, yung basot luma, tinatanggal mo lang. Pero meron ba... Noong araw pa, Karen, eh, meron ng panukala niyan eh. Mm-hmm. Natanggalin na sa mga makonalansangan yung mga lumang. Eh, start ata sila ng mga 1964 cars. Mm-hmm. I don't know kung anong nangyari doon. Eh, mayroon din lumusot yan eh. Yung iba, hindi naman parang class legislation yan eh. Kumo ba mahirap na ako? Yeah. Wala na akong karapatan magmayari ng kotse. Eh kung namamantinin ko naman ng ayos. Kamo ba mahirap na lang ako, hindi na ako maaaring magmaneho ng aeroplanong iniram ko sa Amerika. Good morning, kuya. Good na, talaga na pa nandito ka. Ang mundo'y sumasaya. Good morning, kuya. Okay, sarap na nadarama. Ang morning, good na good. Ang morning, good na good. Tandaan niyo ba yung pulis pang pangkalawakan? Pulis pang kalawakan? Ah, oh, hindi niyo na. Shider. Ha? Shider. Hindi, si Royet. General yun. At sarap pala lang. General yun ng araw. Sarap pala makatakbo ng asawang ganun. Bakit? Nagbubugbo? Oo, nag-celebrate ng birthday. Yung anak. Nung anak sila sa isang club, isang bar. Isang bar. Bar. Sa bata, ganito malaki. Sa bar din nala. Okay. Ayos. May pagpapasa nga po yung asawa niya. Ha? Asawa? Asawa. Ang nangyari, ibig na kumuhi ng babae. Eh, umiinom pa yata si, ano, nag-inuman sila magkame. Ito kalaki yung bata. Pero isipin mo, doon lang sa Indiana, sasama mo sa bar ang anak mo, tapos birthday ng anak mo. Doon sa iinuman kayo. Baka maasim ang dating nun ah. Hindi ko maikwenta kung paano yun eh. Kasi ini-expose mo na kaagad sa bar, tapos inuman sa murang gulang, di ba? Murang edad. Mga KTV bar pa yun. Tapos nung aalis, ayun babae, pinagsisigawan na ni Roy daw. Tapos ginulpi na. Doon mismo sa bar, ginulpi? Kasama ang mga bisita. Wow. Hanggang bumagsak, ha? Hanggang bumagsak? Oo. Nako. Eh ngayon, pag-report, tinawag yung mga... Ano ba ibig sabihin ng lesbiak, Lola?
lesbian. Parang lesbo yun, lesbian. Oh, pulis. Ito, pinakikiusapan siyang sumama. Ayaw niya. Ayaw. Ay, ano, din mo astig pa, oh. Oo, oh, mayabang. Ah, okay. Oh, di ba? Mayabang. Alit ng bata, sasama mo sa bar. Hindi ba meron silang asosasyon nung araw? Oh. Yung, ano? General H, to. Ano? Police H Club. H Club. H Club. H World Organization. Sa Angkapa. General yan. General lang namin. Sa Angkapa. Iba ang takbo ng utak ng tao niyan. Pagkatin yan ba? Pwede ba kasuhan yung magulang na ganyan yung anak? Of course. Pwede. Of course. Diba? Minor yan eh. Eh, isipin mo, minundiin at pinasok mo rin sa gano'n. Mm-hmm. Pwede atang corruption of minor or pwede. Abuse? Mm, yan yung violation ngayon bago. Ano yan? Matindihan at pwedeng ma-demanda yan. Mm, di ba? At saka, yun nga pala, yung mga flying school dito. Flying school? Oh, flying aviation or what? Ah, aviation school. Oh, aviation school. Ililipat na. Fiat. Hindi na kayo pwedeng magpalipad dito ng Metro Manila. Sa Metro Manila. Saan na sila magpapalipad? Oo, oh, eh, doon sa Mega Manila. Basta Metro Manila. Bawal. Bawal na nag-aaral kayo rito. Eh, mas delikado din naman din kasi. Ha? Mas delikado kasi maraming buildings, man, diba? Maraming... Hindi mo masabi yung aksidente. Oh. Eh, sa probinsya, dali mong malalandingan na bakanting... At saka mga bukid, mga palayan doon. Oo, mga palayan. At, tama naman, okay naman yan. No? Pero dito sa Manila Times, yung gobyerno ay naghahanda para sampahan ang kaso si GMA doon sa mga donations, one of at least four developed President Benigno Aquino III on Monday said that his administration is developing at least four cases against the administration of then President and now, Representative Gloria Arroyo of Pampanga. Medyo malabo. Ayaw pang sabihin yung tatlong kaso na isasampa, di ba? Meron ng dalawa. Kasi yung dalawa ang hindi pa masyado. Ang katuwiran eh. Yung Fertilizer Scam, saka yung PCSO. Yung dalawa, ayaw pang sabihin. Baka MBNCTE. Kasi, ang nangyari, baka mangyari mag-boomerang, ha? Siguruhin nyo lang na sa mga darating na araw, walang ganitong kaso. Kasi ang rasyonal, kasi yan ay alter ego ng presidente. So kung ano ang ginagawa nito, ay alam ng presidente. Di ba? Halimbawa kung ano ang ginagawa ni... LTO. Ni Roja, ni... Torres. Alam ng presidente. Di ba? At saka... Yan ang sinasabing command responsibility. Where does the buck stop? Di ba? Sinasabi, yun ang ginagamit nila katiwiran ngayon eh. Liable criminally and civilly or what? Administrative. Presidente. Dahil nga alter ego. Kung yan ang magiging patakaran, lahat ng presidente dapat maging responsable sa kilos at dapat ay automatic yun. Kasama ka sa demanda. Kaya isa sa mga nakikita ko lang na kailangan sa ganitong klaseng sistema natin. Turuan ng turuan eh. Pero for the meantime kasi Karen eh, agaya niya, noong during the time na nangyari yung mga kaso, yung mga allegedly accusation against the president, hindi siya pwedeng demanda ng panahon yun eh. Kasi immune siya eh. Diba? Ngayon pa lang uli na Juan Carlos. Diba? Kaya nga, dapat eh, ganoon. Isipin mo na lahat ng gagawin ng cabinet members mo, pagka naglusta yan, pagkatapos mong maging presidente, pwede ka rin habulin dahil meron ng president na maaaring pagbatayan. Na ito si Bulante, hindi po pwedeng nakakilos ng ganyan yan kung wala kang konsente. Walang go signal. Noon, hindi ka namin maidemanda. But now, di ba? Ganon din ang isipin ng kahit sinong nakaupong presidente. Na pagdating ng araw, didimanda ako, yayari naman ako. Babalikan ka rin. Dahil yun ang ginawa mo eh. Ganun naman talaga ang nangyayari. Correct. Diba?
Okay, meron pa ba tayong balita? Samantala, ito Karen, meron tayong tatanggaping live report. 74 na pamilya ng barangay Labangal, General Santos City, ang inilikas na sa kanilang mga tahanan dahil sa biglaang pagtaas ng tubig sa Silway River. Nandyan po ngayon, may live report si Lipsy Grace Carayo mula po sa General Santos City. Good morning, Grace! Nation pa rin ng Barangay Labangal, General Santos City, ang halos 74 na mga pamilyang apektado ng biglang pagtaas ng tubig baha mula sa Silway River noong nakaraang linggo, July 3. 74 na mga pamilya ang nawala ng bahay, bagamat mayroon naman silang naisadang mga gamit. Samantala, 3 ang naapektuhan ng nasabing pagbaha. Ito ay ang Purok Malipayon, Purok Matinabangon at Purok Bulaong. Sa pangungunan sa Barangay Captain Lori Lee G. Pacquiao na ibigay naman at pangangailangan medikal at pagkain sa mga evacuee. Sa kasalukuyan ay mataas pa rin ang tubig sa Silway River at pinangangabahang madaragdagan pa ang evacuee kung patuloy pa rin ang pagbuhos ng pag-ulan. Kaya payo ni Pacquiao sa mga huwag nang hintayin tumaas muli ang tubig at tuluyang maanod ang kanilang bahay. So ngayon ay di pa masabi ng mga kinaukulan ang halaga ng pinsala sa nasabing pagbaha. Yes? Thank you. Maraming salamat sa iyo, Grace, mula sa General Santos City. Ano tawag ng mga abogado sa mga barkada nila? Kumpanyero. Kumpanyero. Ano tatawag ng mga bishop sa kanila sarili-sarili? Mga tumanggap ng padyero. Padyero. Kumpadyero. Padyero 7. Padyero 7 daw. Kumpadyeros. Ambulansya daw yung arin eh. Yung iba. Ambulansya na ibinigay ng ISESO sa mga pare. Sa mga kongresista. Hinahanap. Inahanap pa lang ata nila ngayon kung asan yung mga padyero, Karen. Pero yung iba, lumabas na na talagang merong humingi. Yun. Yung iba, humingi, umamin na may nasubi talagang natanggap. Hindi talaga yung humingi. Ayun ay bawal sa batasya. Binabawal ng batasya. Doon, separation eh. Hindi po pwedeng nag-donate ka sa isang gobyerno, magbibigay sa religious kwan. Isang sekta ng religion. Bawal yun. Meron silang kakaharapin doon. Tapos binabatikos nila. Kasi di ba may separation of church na and state? Eh, hindi rin po pwedeng paghiwalay niya na, I mean, i-invoke mo yung separation of the church and the state. Mm-hmm. Ang sabi ni Juan Ponce, and really, hindi po pwedeng ganun ang mangyari dyan. Pero na kayo nakapagtaka naman eh, paano yung batikos ng CBCP dyan? Pero sumingiri sila ng pondo dyan. Eh, yung alam mo naman. Yung magandang paraan ng panghingi. Yun yung naman si, ano yung ibig mong sabihin naman, Ponce, attack and collect. Ikaw naman, no. ACDC. Pati mo naman yung mga obispo eh. Attack and collect. Maraming salamat, Victor Casare. Karen eh. Si Rizal pala, mabigat, ano? Ano? Mabigat? Yung sulat niya sa kadalagahan ng Malolos. Ayun. Kasi itong mga dalaga sa Malolos, humihingi ng permiso sa kanilang kura paroko na mag-aral ng Kastila. Ayaw eh. Ayaw. Ngayon, sinulatan ni Rizal. At eto, tignan mo yung bahaging to. Basa. Si Kristo'y di humalik sa mga pareseo. Hindi nagpahalik kailanpaman. Hindi niya pinataba ang may yaman at Palalong iskribas. Wala siyang binanggit na kalmen. Walang pinapagkwintas. Hininga ng pamisa at di nagbayad sa kanyang panalangin. Di napaupa si San Juan sa ilog ng Jordan. Gayun din si Kristo sa kanyang pangaral. Bakit ngayon ang mga pari walang bigong kilos na di may hinihinging upa? At gutom pa halos, nagbibili ng mga kalmen, kwintas, Korea at iba pa. Pandaya ng salapi, pampasama sa kaluluwa. Sapagkat, ano yan? Kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupa. Kwintasin mo man ang lahat ng kawi sa bundok. Ibilibid mo man sa iyong baywang ang lahat ng balat ng hayop at ang lahat ng ito ay pinagkapaguran mong pagkakurus-kurusan at pabulong-bulungan ng lahat ng pari sa sandig. Kaya pala... Iba ka rin eh, oh. At iwisikman. Oh, sige, tuloy mo. Ang tubig sa dagat ay di mapalilinis,
ang maruming loob at di mapapatawad ang walang pagsisisi. Bakit? Nabibilibaga ang Diyos. Bakit nabibilibaga ang Diyos at nagsisiilaw sa salaping nasisilaw. Paris ng mga pari. Oh. Kung ito ang Diyos na sinasamba ng praile, ay tumatalikod ako sa ganyang Diyos. Kasi nababayaran, nababayaran pala yung Diyos. Hindi pala, ikaw ay isang aserehe. Aserehe. At filibustero. Aserehe. Atindi pala. Atindi pala, kaya pala niratratit ko sa bagong bayan. Sa galit nila. Sagadit kay Rizal. Andiyan pala lahat eh. Baka di rin kaya. Yung sabi nung araw pa, nung araw pa, pinagtatanggulan ni Rizal ang mga kababaihan. No, sa, hindi. Hindi kasi ang sulat niya eh. Sa kadalagahan. O talaga pinagtanggol niya. Kaya lang binatikos niya yung paring ayaw pumayag. Di ba? Eh bakit eh si Bonifacio ganun din eh? Kaya nga nagwala yan eh. Doon sa Tondo, hindi malibing yung umaamoy na, hindi malibing. Ba hindi ba inabangan niya si Padre Hill doon sa Santo Niño dahil nagpapa-ano yan eh? Nagpapahangin. Nagpapahangin yan, pinalinsangan ng panahon. Inabangan ko ilang gabi, gugulukin eh. O di ah, inawat lang ni Emilio Jacinto. Kaya pala kami na priling squad series. Na priming, ha? Priling squad. Priling squad. Naisingit mo talaga, no? Priling squad. Karen, kaya din po siguro nabanggit ni Rizal yung kasi na-translate niya ilang mga languages yung Bible, eh. Oo. Kaya alam niya sabihin. Mabigat, oo. Taka mo na, Leia. Ito, Karen, ang banner headline sa Manila Bulletin. Pinoy's Paracetamol. Former Senator Manuel Mar Rojas II formally assumed his post as Secretary of the Department of Transportation and Communication o DOTC, pledging to be the paracetamol of President Benigno Aquino III, III's headache in ensuring safe, efficient, and affordable transportation in the country. Alam mo, kahit paracetamol, may side effects yan. Paracetamol? Kahit pain pain. Meron din ba? Oh, sa lahat ng gamot, ang tendensya, gagamutin ka, pero hindi na nila... Halimbawa, sakit mo, yung cholesterol, ang daming cholesterol. Bibirahin ka ng mga pangalis ng cholesterol. Ang usapan natin, tatanggalin ko lang ang cholesterol mo. Wala tayong usapan na hindi pwedeng tamaan yung kidney mo. Kasi parang sinabi mo, diba? Pag gumamit ka naman, meron din namang herbal. Malay mo herbal yung parang sinabi mo na rin na temporary yan. Temporary kasi yan generic yan eh, paracetamol. Generic. Kaya yung herbal naman, walang ano yan eh. Basta ang herbal, walang kemikal yan. Dapat yun na lang ang sinabi niya, no? Oo. Dala herbal, di ba? Ako ay magiging... Ito ang gamot ng herbal ko. Oo, oh, yeah. So, Mr. Herbal? Mr. Pain Reliever na siya, kaya hindi na siya Mr. Palengke. Pain Reliever. Pero shooting body na rin siya. Oo. Troubleshooter. Eh. Dahil troubleshooter siya, yes. The shooting body. Di ba? Eh, pero ikaw ba, naniniwala na ang elevator pwedeng nakawit? Elevator? Paano naman nabuhat yun? Ay, ito nga eh. Habigat nun eh. Saan ba yun? Saan? Yung elevator ninanakaw pala sa Muntinlupa. Nanakaw yung elevator. Malamang pero siyempre, ang perception mo kagad, nakakabit. Paano? Binasakay ka, di wala yung elevator. Kinahon. Kulog ka eh, no? Yung delivery. Paghakbang mo. Yung delivery. Ah, delivery. Deliver ako, nagulat din. Umakit ako, ninakot itong elevator. Paano yun? Baka ako kinahoy eh. Oo. Binenta sa magbobote, magbabakal. Hindi nakarating. Kumbaga hindi nakarating. Hindi nakarating, oo. Sa Philippine Daily Inquirer, ano kaya? Ito ka rin sa Philippine Daily Inquirer. 4 new cases I versus... Gloria Macapagal Arroyo. Naano natin kanina. Ito na yun, di ba? President Benigno Aquino III on Monday said the government was building at least 4 cases against former President Gloria Macapagal Arroyo, including the alleged misuse of Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO funds. Wait, sa Munti, ah, 88 tao na ngayon ang nasa infirmary. Dahil nagkaroon ng mental disorder. Ako po. Pagka bumay sakit yung mga bilanggo doon, hindi pwedeng dalhin sa ospital?
Hindi, may hospital naman sila. Ah, doon din. Meron clinic talaga. Sa loob. Meron kasing na-feature, no, sa isang documentary show na manas na, pero nandun pa rin sa, ano, sa Zelda. Hindi, pag ilalabas kasi kailangan may court order. Especially kung mga cases. Hindi, kahit yung may clinic doon or clinic lang, pero pag hindi kayang gamutin kasi kailangan pa ng court order para ilabas siya. Sa isang hospital na, kaya nga nakakaawa talaga. Oo, ba't hindi ka naman mababaliw doon? Halimbawa, kadarating-dating mo pa lang, may humaharana sa'yo. Huwag na huwag kang dadampot ka na sa doon. Biray mo, doon namin, Brian? Ang nararamdaman kahit sulyap mo man lamang iyong idang ulap. Tapos nagpapagsakan ng mga sabon sa paligid. Karen, speaking of bilang guwan, Karen, mas maganda yung sa Cebu. Kasi yung sa Cebu, di ba may dancing inmates doon ng Cebu Provincial Government. Lahat ng kinikita nila sa pagsasayaw po nila sa mga turista doon sa loob ng Zelda, binibigyan na mapasok sa account ng bawat prison. O, di. So, naging tourist, ano na sila? Pagkakahati-hati. May trabaho kahit savings. Na paano. Mga, at gumaganda pa mga katawan. Correct. Diba? Exercising yan eh. Bea. Tsaka yung ito, Philippine Star ka rin eh. GMA faces probe on fertilizer scam. The Office of the Ombudsman has ordered an investigation into former President Gloria Macapagal Arroyo's alleged involvement in the 728 million pesos fertilizer fund scam in 2004. Ay, pumapalag si Bulate, ha? Jok-jok. Nung una nyo kaming ginan, wala namang plunder. Ganyan, nagulat ako sa inyo dito sa... kumbaga, naka-file ngayon, eh, may plunder lang. Eh, wala akong magagawa. Ay, hindi mo panahon ngayon. Jok-jok. Dinagdag. Diba? Ay, kami naman, waron, nakikihabol din sa'yo. Hinahanap ka rin namin eh. Halininan lang ng pangungutlayan. Pero sabi nga, ito hindi namamali. Anytime mo tanongin ito, magkano na yung tinakbo? 728 million. Oo, tinan mo. Tandang-tanda nito eh. kahapon kasi lumabas yung 723. Sabi na, pinawasan pa ninyo. Lumabas sa pulis. Sa broadsheet pa nakalagay 723. Sabi ko, no, 728 yan. Nakutungan mo. Baka dumaan pa sa PNP yan. May bat. Kaya nung bang parusa doon kung sakaling. Blunder case. Blunder. Oh, so, non-bailable yun. Walang bail. Kulong yun. Kulong. Siyong darambong. Di ba yung kagaya nung kierap noon? Life imprisonment daw ba? Life imprisonment. Ang suswerte ng mga abogado niya, no, Karen? Oh, yun. Matagal ng kaso niyan pa... O, patatagalin. Eh, siyempre, patagalan naman ang laban dito. Ikaw naman, o. Yun nga, hindi pa, yung pa nga, hindi pa, yung nga, hindi pa naipapile yung kaso, yung nga, naipile na, kagaya nung ampatuan, guys, hindi pa. Magaling din yung abogado nung kalaban. Ano mo, hindi yung abogado magaling. Yung pera. Yung tinatawag na, pagka nag-usap kayo, meron nga tayong supporting document. That will make our case against Brian almost ironclad. Yes. Ano yun? Pero depende sa ulo. Tatlo o dalawa? Supporting documents? Okay. Supporting documents are here. Makapal. Exhibit. But what about the supporting peso? Yun. Dollar. Or supporting dollars? Eh, wala po. Ibig mong sabihin, Karine. Medyo delikado tayo rito, bata. Karine. Yes. Ibig mong sabihin, pagka may pera ka, ang lahat na ililibing sa limot. Kung nagsabi ng Lola. Wait naman, o. Ba't naman hindi? Eh, si tinutumbok mong salita. Baka ganun. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang din. Sa sistema natin, yung supporting documents, iba. Wala yan. Nasa backseat lang yun. Ibig mong sabihin. Supporting peso. Ibig mong sabihin. Kasi maraming mga abogado, na nandirito ka. Kaya sinasabi ko nga, 50% ng mga abogadong umaattend ngayon sa hearing sa korte, nagsisinungaling. Dahil isa lang. 70% na. Karina, isa lang. Hindi ko matendo ito eh. 75%. May violent reaction. Kasi
dalawang sides eh, di ba? Isang nag-aakusa at isang defendant. Yes. Imposible na dito sa dalawang to. Wala talaga. Walang nagsisinungaling. Pero diba? Paano ho nagagawa ng abogado po yun? Na... May ang kanan gusto mo magiging kaliwa eh. Diba, alam mo because niya? Lawyering is not... law is not an exact science. Oh. Ibig mo sabihin, Karine? Pag sinabing 1+1, two, exacto yan. Oh. Pero sa batas, posibleng yung 1+1, ipilit sa'yo na 11. 11 dahil pinagdikit yung 1+1, 11. Kaya halimbawa nito, ikaw ba? Ito halimbawa. Sample mo nga rin. Pakikita ko sa'yo kung saan ang coin. Coin. Ito na lang, ito na lang. Ito, wala na. Bilog. Ikaw ba maniniwala? Na nakikita mo ngayon. Ayan. Alika dito, bata ka, para ma-lecturean ka. Sige. Tao ba? Para makita na. Maniniwala na ito, kukunin ko ang piso na hindi ko hawakan ito. Ayan. Okay, buksan mo. Oh, hinawakan ko ba? Hinawakan niyo po ka rin eh. Ikaw umawakan eh. Hindi naman po piso hinawakan ko eh. Ay, hindi. Sabi niya makukuha. Makukuha ko ito. Ayan, oh. Nilagay mo ito, Ano mo sabi nyo po kanina? Makukuha ko ang piso na hindi ko hawakan to. Sabi ko sa'yo, buksan mo! Binuksan mo. Okay na ako ang piso. Ibig mo sabihin, Karine! Ito kasi. Meron akong pansinan dyan, ha? Antayin nyo. Ay, damdaman nyo!